Ito po ang channel ng Ships Peter TV. Ako po ay puspusong nagpapasalamat kung maklik ninyo ang subscribe button sa baba. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Sana ay nasa magandang kalusugan at pangangatawan kayo dyan. At sa araw na ito ay ibahagi ko naman sa inyo ang pag-repair sa runner limit switch. So saan ba ito ginagamit? Ang device na ito ay ginagamit sa provision crane. Ito yung nagko-control sa wire na naka-loop doon sa drum ng crane. So, ang purpose nito ay upang malimitahan ang pagbigay ng wire pababa at pagbigay ng wire sa pataas upang hindi siya umabot doon sa pinakadulo. Dahil kapag umabot doon sa pinakadulo ay maaring mahulog ang kinakarga natin sa crane or mahulog sa dagat yung wire na nakapulupot doon sa drum. So sa device na ito ay malaking tulong ito dahil dito kinokontrol ang wire. Palagay natin ang limit dito ay mayroong matira sa drum na 6 to 10 loaf. O ibig sabihin mayroong matira na 6 hanggang 10 ikot doon mismo sa drum. At sa pataas naman, before siya masayad yung pinaka-runner doon sa pag-securing, ay mag-i-stop na siya. Ito yung purpose sa device na ito. Kaya ni-repair ito dahil sa kalumaan na ay natanggal na yung kanyang limit switch. So ang gagawin natin dito ay papalitan natin yung rod sa loob upang ang pointer ay tumatakbo back and forth. So itong pointer na yan. So dito na plate sa baba ay papalitan natin to dahil pukhang hindi na mapakinabangan dahil sa kalumaan. So ang dulo nito ay papalitan natin ng forma at gumawa tayo ng bearing housing kasi ito wala na siyang bearing. Lalagyan natin ng bearing upang malambot siya pag ay umiikot. Dahil sa nakikita ko ay hindi nila nilagyan ng bearing. Ang nilagay nila ng doon sa guide sa dulo ay tubo lang. So ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng bearing doon sa dulo upang suwabi siya pag ito'y umiikot. At halos papalitan ko na lahat ito maliban sa body niya. Kasi yung body na to ay stainless steel. Lahat ng steel dyan ay papalitan ko na. So ito naman yung limit switch sa holder ay sirang-sira na at papalitan natin na ito ng bago kasi magkabilaan sira na dahil sa kalumaan. Yan. So ito na at nagawan ko na ng bearing housing at bago na yung bearing sa loob pati yung rod naka-attach na. So tapos na tayo dito sa internal. Dito naman tayo mag-concentrate sa external dahil wala pa tayong frame at saka yung sa holder. So subukan muna nating ikutin kung malambot siya. So malambot na siya at wala siyang kahirap-hirap gawa nung mayroon siyang bearing dun sa dulo. So hindi na mahirapan itong runner limit switch dito. So ito na, nagawan ko na ng frame at saka yung holder nung limit switch. Itong limit switch na to ay magnetic contact. Once nga dumaan yung pinaka pointer dyan ay kusa siyang mag-i-stop. So hindi mo na ma-operate ito pag dumaan yan dahil ito ay magnetic, kusa siyang nag-i-stop. So kabilaan ito, ang limits nito ay pababa, limit switch sa pataas. So ito yung trabaho ng runner limit switch. Ito yung nagpo-control sa wire na naglo-loop doon sa crane drum or wire drum. Ito na, nagawa ko na at i-box up na natin ito mamaya.
para maikabit na ni Ilik yung limit switch at pagkatapos ay ipipinturahan upang ma medyo tumanggal naman ang ating ginawa. So ito yung lumang rad na nakikita ninyo na talagang sirang-sira na. Wala na siyang, halos wala na siyang thread. So yan ang sa loob, bago yan at ginawa na natin. Yan. So dito nilalagay ito, dyan nilalagay ito. Upang magkatapat itong pointer na yon ay pag ganyang posisyon ay nag-i-stop na yan. Pag ganyan, stop position. Ganyan. So sa kabila naman, ganun din. Diyan din natin ilalagay. Pag dumaan naman yung pointer doon ay dito, ay mag-i-stop naman siya. Pag dumaan naman dito ay stop. Yun ang tinatawag na limit switch sa crane. So nilagyan ko na ng high temperature grease para i-box up ko na ito doon mismo sa crane. Dahil tapos na tayo dito. So napalitan natin lahat na metal, maliban sa body niya ay stainless steel ang body. So ang nasira ay ang frame at saka holder ng limit switch. Dito na ako sa crane ngayon at dinala ko na ang aking ginawa kanina at ito ikakabit ko na. Ayan na nakabit na siya. So nakaposisyon na yung holder. Si Ilik na lang ang bahala nito sa mag-adjust sa limit switch. Ito, si Ilik na yung bahala nito para matesting niya mamaya kung ilang turns ang iiwan niya dito sa wire or ang pagtaas naman kung hanggang sa pag-secure ng hook. Yan. Yan ang nakabit ko na at nilagay na ni Ilik. So, natesting na at kumplisyon na tayo sa ating trabaho ngayon sa araw na ito. At medyo successful ang ating ginagawa. Walang reklamo si Ilik. So, ibig sabihin maganda ang ating nagawa ngayon sa araw na ito. At sana may nakuha kayong idea kung paano ni-repair ang runner limit switch. So ganyan. So ito na yung kabuuhang view niya dito sa taas, kinukunan ko. Yan. Yan ang crane ng provision. Dito namin binubuhat ang aming mga pagkain, mga spare parts na makina at saka yung mga iba pang mga bagay na pinoprovision namin. So ang crane na ito ay dito sa starboard at mayroon din kaming crane doon sa port side para sa provision at saka spare parts at saka sa iba pang mga provision na kailangan ng crane dahil mabibigat nanggagaling sa shore. So sana mayroon kayong nakuha sa idea na ito at marami pong salamat sa inyong lahat. And I will suggest you, if you want any information, you want to learn anything, please subscribe Ships Fitters TV.